Whoa, whoa, yay, yay. I love you more than I can say. Ayun, buti nyo da. Ano na naman ini? Wala mo isang problema. May problema na naman, no? Mga kaibigan, ang bahay ng nanay ko ay medyo natamaan ng demolisyon, no? Mag-widening daw sila. So, wala tayong magawa. Kailangan sumunod tayo sa batas, no? Marami na ngayon ang mga nagsipag-ibaan ng mga bahay-bahay nila. Kahit na may-ari ka pa ng bahay mo, kung lumampas ka doon sa kanal o lumampas ka doon sa daan, lumampas ka nga doon, siyempre kailangan sumunod sa batas. Naka... Hey, ma, yung mga kayo wala man tiyan may gamutan mo. Wala man may nag-reklamo. Kinakausap ako ng anak ko, ini-interview ako. Kahit wala pa. Sa palagay ko, wala naman. Ang tawag sila, panawagan ng ating presidente na kailangan na linisin natin ang ating palipaligid. Most especially, pag hindi tayo sumunod, paano na lang yung mga sinasabi natin na ang pangit-pangit na ng Pilipinas? At saka, hindi umaasinso ang Pilipinas kapag hindi tayo sumunod. Sunod na lang tayo, no? Buong Pilipinas yata ito eh. Kasi yung barangay kapitan kasama ng mga konsehal niya umiikot doon sa aming barangay at tinitingnan kung hanggang saan yung bahay mo lamang, no? Sabi ng kapatid ko, wag na muna natin simulan kasi although na namigay na daw sila ng notice, pero wala pa daw may nagsimula doon sa amin. Sabi ko, kung hindi mo yan sisimulan, mag-aantay ka na sila yung gigiba ng bahay mo. So sabi ko sa kapatid ko, simulan mo na para maging ehemplo tayo sa iba. Simulan natin, sumunod tayo sa batas kasi yun naman ang gusto natin, eh, no? Nalinisin ang paligid, maging maganda ang Pilipinas at magiging mag-prosper naman tayo, no? Kasi pag hindi tayo sumunod, walang mangyayari. Napakatigas ng ulo natin. Kasi nga, may mga tindahan hanggang yung may bahay ka ng maganda, lalabas ka pa doon sa gate mo kasi gusto mo pa yung may kanal doon, lagyan mo pa ng tindahan. Ay, naku. So, nakakalungkot nga lang, no? Kasi malaki yung gastos mo sa bahay mo. Pero ako parang 50-50 lang naman yung lungkot ko kasi nga ang nanay ko nag-iisa na lang sa bahay niya. At saka gusto ko naman na sana doon na lang siya sa kapatid ko ng babae. Pero ayun niya talagang umalis doon sa bahay niya. So ang bahay ay maganda kasi may tindahan ng bahay. So sabi ko sa kapatid ko, i-gawin natin na maging maganda para maging malaki na tindahan na lang, no? At ang nanay ko maging maliwalas para sa kanya. Pero uuwi nga sa Pilipinas, titingnan ko anong mangyari, no? Kasi gusto kong talin ang nanay ko dito, kaya lang medyo inu-studyohan ko pa, no? I have to look the situation kasi nga ang nanay ko ay medyo after nung pagkapatay ng tatay ko na lost memory, parang na medyo nagka-depression. So kung sa bahay nga niya ayaw niyang umalis eh, at saka pinabakasyon ko siya doon sa Batangas, nagastusan ako, ay 1 week lang umuwi ka agad kasi ayaw niya nga doon sa ibang bahay. So how much more dito, wala siya kausap kung ako may trabaho. So ang mga anak ko nag-aaral, so wala sila dito. Asawa ko nandito, pero syempre tinsundo rin, no? Titingnan ko nga kasi may mga sitwasyon na pag ill yung parents mo, dalhin mo dito sa Australia, syempre declare mo na dalhin mo sila para ipagamot. So hindi naman ganun. Ang ibig ko sabihin, sila dito ay naging maingat sila sa mga pumapasok dito, no? Although may nalaman ng asawa ko, sabi nga na may sitwasyon na gano'ng nangyari na hindi na nagbakasyon lang dito, no? Pinabakasyon ang nanay, tapos
nagkasakit dito, syempre hindi makasakay sa eroplano, hindi nakauwi. In-approve na lang siya na magstay sa Australia, which is good naman, no? Kaya lang, okay lang yun kung ganun ang mangyari sa nanay ko. Kaso, ang problema, ang nanay ko gustong umuwi lagi. Ayaw iwanan yung bahay niya. Wala naman sigurong mga away-away na mangyayari kasi parang maganda naman yung pakiusap ng gobyerno at saka yung mga opisyal. Pumupunta daw sila sa bahay, nakikiusap. At sa yun daw ang sabi ni presidente, mga mamamayang Pilipino, makinig tayo sa ating presidente na kung para lang naman sa kapakanan ng Pilipinas, sa kapakanan natin, hindi dahil mahirap tayo, ginaganon tayo, hindi naman siguro. Kailangan talaga linisin lang paligid natin, no? Intindihin natin at i-respect natin yung batas kasi magiging maganda ang Pilipinas kung sumusunod tayo. So, minsan challenge din yan sa atin eh. May tamok na lang, dipad-dipad, Jojo. Hindi ko naman ayun, ako. Yun ang masakit mong agat eh. Paisa-isang lamok lang, pero masakit mong agat. Diyos ko, paggabi, grabe yung kula-kula ko dito. Sana naman, bigyan na lang mga relocation site na kung saan makapagpatay din ang bahay mo talagang mayat. I'm watching you, da. Let it go na lang na. So, syempre malungkot tayo kasi syempre may demolition ngayon, no? Demolition, operation, dira sa Pilipinas. I'm free! Let it go! Let it go! I'm the one with the wind and sky. Let it go! Let it go! I'll rise like the break of dawn. Bye-bye.